pwede pa niya Paskong-Pasko na sa Marcelo Green Village, lalo na po dito sa Phase 9. All because, again, we have Coliseum number 57. At ito po ay inulit-ulit ng ating kaibigang konsehal na tatawagin ko pong muli para tawagin ang ating pong main speaker at guest of honor ngayong gabi ito. So mga kaibigan, once again, please welcome the Honorable Rico Goles. Thank you very much, Randy. Tulad po ng nasa programa, ako po ang magpapakilala sa ating guest of honor. Ang guest of honor po natin ay nanggaling po sa humble origins. Pinanganak po siya sa Romblon. Ang kanyang ama ay galing pong Iloilo at ang kanyang ina naman po ay galing Romblon. Hence, ang pangalan po ay Roy Lo. At ang kanyang mga magulang naman po ay nasa serbisyo publiko na matagal. Ang lola ko po ay nasa MWSS. Samantalang naman po, ang lolo ko ay naging opisyale sa ating Philippine Navy. Isang naval officer po ang aking lolo. At ang aking ama naman po, si Congressman, ay nag-aral po sa Quirino Public School sa May Quezon City, produkto po ng public school. At siya naman po ay pinala dahil siya po ay pumasa sa entrance exam ng U.S. Naval Academy. At doon po, tama-tama, kanina may boxing, nais ko rin pong report sa inyo, ang ating guest speaker po for tonight, guest of honor, ay four-year champion, undefeated champion po sa U.S. Naval Academy Brigade Championships. Nakipagpasagan po ng mukha sa lahat pong klaseng tao, puti, itim at Meksikano. Noong taong 1970 po, siya po ay na-commission sa ating Philippine Navy. At kung inyong mga nabalitaan sa mga ilang news, ilang buwan o ilang linggong nakaraan, ay nakita niyo po na talagang yung interest niya sa pagprotekta ng Spratlys ay hindi lamang po ngayon. At noong mga early 70s po ay nagkaroon po ng mission sa Spratlys, young naval officer po ho, siya ay nandun na siya. At marahil po, marami o ilan sa inyo ay nakilala po siya. Napunta sa national spotlight nung siya po ay nahirang bilang Postmaster General noong taong 1980 or 81. Ang pinakabatang Postmaster General po sa buong sa kasaysayan ng Pilipinas at sa age of 34 and one of the youngest Postmaster Generals in the whole of Asia. During that time, he proved himself as an administrator handling 20,000 employees and marami po mga opisina alat po sa buong bansa. At sa pagkakataon na po yun, kung inyong natatandaan, very crucial po dahil wala pa naman mga email yung araw, wala pang LBC, wala pang FedEx. Pero sa pagkakataon po yun, naging 24 hours po ang mail po within Metro Manila. At noong taong 1992 naman po, napagbigyan niyo siya bilang nahalal, bilang congressman ng Low District of Paranaque. Inulit po noong 95 at 1998. At noong 2001 naman po, siya po ay naging National Security Advisor. At sa pagkakataon, nung natapos na po ang kanyang pagiging National Security Advisor, tinalal niyo siya muli bilang congressman ng ikalawang distrito ng Paranaque ng kanyang pagbalik noong 2004. Muli niyo pong inalal noong 2007 at itong huling eleksyon o halalan duman noong 2010. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang isa sa pinakamahusay na congressman sa House of Representatives. Walang iba po, kundi si Congressman Roy Lo Goles. Talagpakan po.